Hello mga katapin. Ating pag-uusapan pala ngayon ay si Robert Mondragon na magiging kalabang pala sa number one afternoon teleserye na Kadenang Ginto. Alamin natin bakit nga ba siya magiging kalaban. Tara, let's do this. Bakit nga ba magiging kalaban si Robert Mondragon? Ito yung number one. Dahil sa wala na sa kanya ang Camila, yung Camila Company Sardines. Dahil na kay Romina na ito, at syempre hindi naman ito magagawa ni Romina nang walang tulong ni Leon Guerrero na ka-shareholder ni Romina sa Camila Sardines. Yun yung number one reason. Number two, dahil mas pinili ni Romina na makasama at mahalin ay si Leon kaysa kay Robert. Bakit kamo? Dahil once na malaman ni Romina na ang nang-rape sa kanya o yung lumapastangan sa kanya ay si Robert Mondragon na pinagkatiwalaan niya at minahal niya at higit sa lahat pinakasalan niya, ano kaya yung tipong mararamdaman ni Romina? Sa inyong palagay, kung ikaw mismo nakikinig o nanonood ngayon ng video ko, ano yung mararamdaman mo yung taong pinagkatiwalaan mo o yung taong minahal mo ay siya yung bumaboy sa'yo o yung gumahasa sa'yo? Siyempre doon na tayo sa taong nakagawa ng iisang pagkakamali pero wala naman sa'yong ginawang mabigat na kasalanan. At doon na nga talaga si Romina kay Leon. Number 3. Mas kakampihan ni Robert Mondragon si Daniela at mapapakinabangan niya ito upang mabawi lahat ng kanyang pinaghirapan na nakuha na ni Romina dahil na rin sa tulong ni Leon. At yun ang hindi niya hahayaan, yung makikinabang si Leon sa mga pinaghirapan niyang kayamanan. Kaya, di ba? Kung pagtatagpi-tagpiin niyo yung istorya, talagang magagalit at magagalit si Romina kay Robert. At si Robert naman ay gagante at gagamitin din yung mga galit kay Romina upang may isa katuparan niya lahat ng mga plano niya. Diba? Marami pa tayong aabangan sa Kadenang Ginto araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kaya nood lang and thank you for watching and don't forget to like this video. And next topic natin, asahan natin na mas gagandahan at mas paigtingin natin yung mga videos sa darating na araw. Maraming salamat.